guys, welcome back to my channel. Kayo po ba ay merong nakaalitan? Gusto nyo po ba na magkaayos po kayo ng taong ito? Ito po ay isa sa mga pinakamabisang ritual para po agad-agaran ay magkaayos kayo or humingi ng sorry ang taong inyo pong nakaalitan. Ang video ito ay para po sa inyo. Gonna be a little something more. I've got a plan in mind, a special thing in store. The light bulb inside my head said, get out and play, 'cause you never feel this way. It's my lucky day. Napakahirap po talaga ng mga ganyang sitwasyon, lalo-lalo na kung malapit po sa'yo yung tao na iyong nakahidwaan at kumbaga apektado rin ang iyong pagkain at ganoon din po ang pagtulog, kasi may bossing po ako manonood na ganyan po ang nangyayari sa kanya. Siya daw po ay nahihirapan na sa sitwasyon daw po nila dahil kumbaga siya po hindi makatulog at lagi daw po laman sa isipan niya tong taong ito. Kaya lang mataas po ang kanyang pride at hindi niya po alam kung paano daw siya magsisimula or ayaw din po niya na sa kanya magsisimula dahil lagi-lagi daw siya po nagsisimula sa nang para sila ay magkabati. Ang gusto naman daw po niyang mangyari itong taong kanyang nakaalitan ay siyang kusang lumapit sa kanya at humingi ng sorry. Napakadali lamang po niyan. Kaya lamang ay kailangan natin ang mga sangkap na sumusunod. Ano po yon? Ay di manghinain po kayo ng pakpak ng manok. Yung pinakamaliit na nabuto po ng manok na yan, makikita niyo po yon sa may duluhan ng ano, basta sa may pakpak po yan. Mapapansin niyo yung pinakamaliit na buto, ay kailangan natin ang 7 piraso po yan, ha? 7 piraso ng pakpak ng manok para mas mabilis at mas matalab ang ating ritual. Gamitan natin ng 7. Okay po sana kung isa lamang. Kaya lamang, dahil para po mas mabilis ang talab, ay pipituhin na po natin 7 buto ng pakpak ng manok. At ganoon din po, kailangan natin ng pinulbos na peppermint. Saan po ba nakakabili niyan? Marami pong ganyan sa may supermarket. Magtanong po kayo doon. Kasi minsan po ako napunta rin sa may Robinson. Nakakita ko doon ng Robinson Supermarket. Nakakita po ako doon ng mga ginagamit ko na ino-order ko sa Lazada. Yun po kagaya ng mga allspice, nutmeg. Ang dami-dami po dyan. Ngayon, nakakita rin po ako dyan ng pinulbos na peppermint. Kailangan din po natin yung peppermint powder. At pagkatapos po niyan, ay kailangan natin ang tunay na pangalan. Pero kung meron po kayong larawan ng taong ito, ay mainam din po. Mas mainam. Kasi iba po ang may larawan at whole body pa. Kasi yung whole body at yun nga po yung larawan na whole body, ay kumbaga buong katawan ang maanuhan mo ay mabilisan ang talab. Ngayon po ay kailangan natin ang tunay na pangalan at ipilido ng taong ito. Isulat nyo ito sa larawan niya. Ngayon, baka po kasi ako inyong sisihin at mamiss nyo ang larawan na ito dahil maaari po or malaki ang chance nito na katagalan ay magpaded po ang mismong larawan. Kaya kung kayo po ay magpapadevelop, abay dami-damihan nyo na. Or kaya po ay handa po kayo na mag-faded na ito. Okay lamang po ba sa inyo yan? Kasi po, baka po ako'y masisin ninyo kasi meron po akong bossing na hindi pa po ako nagbibidyo nun. Hindi pa po ako nasa back, ay nag-faded. Pero effective naman, kaya lang ay nag-iisang larawan lamang niya. Kumbaga, na-miss ang larawan. Kaya kung ako po sa inyo, ay kung kayo po ay nahihirapan sa larawan na yan, kung siya po ay may Facebook, i-research siya po yan kasi karamihan po sa ngayon ay makikita nyo na kaagad-agad ang kanilang larawan sa Facebook, Instagram, or ano man ang mga application na maaaring mag-post siya ng larawan. I-screenshot nyo lamang po ito at ito po ay padidevelop ninyo sa Tronics or kaya sa mall po na meron po kayo dyan sa inyong lugar. Malamang po meron pa debulipon po dyan kahit po whole body, tas sabihin nyo, kahit cute size, yung pinakamaliit, 3 piso lamang po yun, ay okay na po yun. Ako nang bahala, basta whole body. At pagkatapos po nyan, ay kapag po nakapag-ano na kayo ng whole body, ay mainam, isulat nyo po ang tunay na pangalan at ipilido. Tapos po nyan, ay di, ilalagay nyo po ito sa isang garapon at isushoot nyo
kailangan po yung larawan niya ay nasa may labas ng garapon. Ano kita po yung larawan niya sa labas ng garapon. Tapos, doon sa loob, isushoot nyo na po yung 7 piraso na buto ng manok at ganoon din po yung powder na peppermint. At pagkatapos po niyan ay dito po tayo sa may silangan ng 6:37 hanggang alas 8 ng umaga ng Tuesday or Friday ang pagganap. At pagkatapos po ay magwi-wish po kayo doon sa mismong loob ng bote. Ibubulong niyo po dito ang mga gusto niyo pong maganap sa inyong dalawa. Halimbawa, gusto niyo po na makonsensya ka or kaya po ikaw ay hindi hindi ka mapakali or kaya ikaw po ay magiging balisa. Ikaw ay maging balisa sa sitwasyon na pinagdadaanan natin. Ako ay kontakin mo at ikaw ay tumawag sa akin at ikaw nga po ay kumbaga humingi ka sa akin ng pasensya or mag-sorry ka po sa akin. Bahala na po kayo kung ano man ang gusto nyo sabihin po doon. Lahat-lahat sabihin nyo na lahat-lahat. Kung kayo po yung may sama ng loob, doon nyo po siya ibubuga. Para po, kumbaga, mawala lahat. Kailangan alisin nyo po lahat yung mga sama ng loob ninyo sa inyong kalooban. Para po, in case po na siya po ay magparamdam sa inyo, huwag nyo na po siyang raratratin. Kasi, unang-una, nasabi nyo na lahat doon sa bote. Pangalawa, baka po magkaroon na naman kayo ng alitan. Kumbaga, i-welcome muna siya. Kung halimbawa, bumalik siya sa inyo, tumawag siya sa inyo, ay hindi na po kayo yung nya, ikaw kasi ganyan, maninisi ka pa, ay huwag pong ganun. Baguhin nyo po yung mga ganun sistema. Kumbaga, lagi nyo po munang pakikinggan kung ano sinasabi ng tao, at pagkatapos ay sabihin nyo ay nilimot nyo na yun. Kumbaga, hindi nyo na kasi gumawa na kayo ng ritual, ganun po yun. Kapag kayo gumawa na ng ritual, yung tao na ano, pakikinggan mo na lang. Tapos sabi mo, hindi, wala na yung kalimutan na natin. Pero sambaga, gumawa na kayo ng ritual. Yung po yun, hindi nyo na kailangan dumakdak. Doon po kayo dumakdak sa mismong bote. Kung kayo po igalit sa kanya, murahin nyo siya. Sabihin nyo, ikaw nga, lagi kang sinusuyo kita eh. Ako yung nauumay na sa'yo. Doon nyo po lahat ibuga sa anong yun. Para kasi itong ating ritual na ito, para maunawaan ng, kumbaga eh, ma-release lahat ng galit po ninyo doon sa tao. At yan po ay isa sa mga pinaka-epektibong pamamaraan para yung tao po na inyo pong nakaalitan ay agad-agaran po siyang humingi ng sorry sa inyo at magkaayos po kayo. Basta kailangan kung siya ibabalik po sa inyo, kung halimbawang siya po ay manghihingi ng sorry, pakikinggan niyo na lamang at huwag niyo nang dadakdakan. Basta sa gabi po, halimbawa ginawa niyo siya ngayon, Tuesday or Friday. Sa gabi po, ang gagawin niyo ay iisipin mo siya ng, tatawagin mo siya, parang panawagan, tatawagin niyo po siya sa inyong isipan lamang. Tapos, hayaan niyo na siya. Kailangan po kasi ang mga ganyang panawagan, iisipin mo siyang mabuti. Pag naisip mo na siyang mabuti, biglang aalisin mo siya sa isipan mo. Kasi ganoon po yun. Ang tao po na lagi-lagi mong pinakikitaan ng ano, ng mga magaganda, lagi-lagi mong chinachat, or kaya lagi-lagi mong iniisip, kapag ikaw po ay nagpamis, doon po yon, ganun din po yun sa panawagan. Halimbawa, lagi mo siya iniisip. Pag ikaw naman yung tipo naging busy, ikaw naman ang iisipin niya. Hayaan mo ikaw naman ang isipin niya. Huwag po yung lagi-lagi ikaw, kagaya ng ilang bossing kong manonood, ay ganyan po ang sistema na nangyari sa kanila. Sila daw po ay hirap na sa kakaisip dito sa tao. Ay nako, kayo po may kasalanan na niya kapag po ganyan. Dapat po kasi, hayaan nyo yung tao mag-isip po sa inyo. Huwag po kayong mag-isip na mag-isip sa kanya. At bisihin nyo po inyong sarili. At or kaya i-build up nyo inyong sarili, mag-ayos kayo, or kaya po ay mag-jogging-jogging. Kumbaga, lilibangin nyo yung sarili nyo kasi kaya madalas po nagiging ganyan, maaaring kayo po ay nabuhos na ang buong panahon nyo sa kanya. Kaya po, or kaya wala kayong masyado pong ginagawa kasi kung kayo po ay busy, hindi nyo na po sila masyado maiisip kasi nga po, busy kayo. Libangin nyo po sa, halimbawa, kayo po ay magpaganda, intindihin nyo po yung, halimbawa, yung paano yung, ano ba yung mga kinakain nyo, kumain kayo ng mga healthy living, ilista nyo po ito. Kumbaga, alasin nyo yung isipan nyo sa kanila. Ganun po ang mga technique po ng mga ganyan. Para kayo naman ang isipin ng tao. Para po yung tao naman ang mag-ano po sa inyo. Tapos kapag ka nakita niya kayo, ay di kayo magandang maganda na, napaka-sexy niyo na. Or kaya po ay kayo po ay isang tanyag na. Or kaya po kayo po ay may negosyo na. Kumbaga ganun. At siya, hayaan nyo siya yung maghabol naman sa inyo. Hindi po yung kayo lagi ang
nag-iisip na nag-iisip sa kanya. Yan po eh, bossing ko po kayong manunood. Kaya ang hangad ko eh, kayo po ang habulin at huwag po kayo ang maghahabol. Kaya ganyan po ang gawin nyo. Ganun po ang mga technique po ng mga panawagan sa isang tao para yung tao ay iisipin ka po palagi. Pagkatapos, yan po ritual pong yan, ay ilalagay nyo lamang sa mataas na lugar, yung tipong walang makakita. Tapos, yan po ay sikreto lamang. Lahat ng mga ritual, secret lang po yan. Hindi po natin kailangan paganain ang ating bibig. Ako po, pinapagana ko ang aking bibig dahil ako po ay nagsishare sa inyo. Pero, kung ako po ay nagawa, abay, sikreto lamang po yan. Nagsasarado pa ako ng pinto. Kapag ako ay nagsarado ng pinto, alam na nila yon na ako po ay may gagawin at huwag silang maingay. Ayun, kaya kasi nga po, marami rin po akong mga bossing na manonood na ako rin mismo ang gumaganap. Kaya, kumbaga, pag po ako yung nagsarado na, sa gabing-gabi na nga lang po ito. Tapos sa umaga, ay talagang minamadali ko ang pagbibideo at saka po, or kaya po, pag-upload, or kaya yung mga ginagawa ko ay minamadali ko para makapag-ritual ako, lalo-lalo na pag Tuesday or Friday, para makapag-ritual po ako doon sa tao na tinutulungan ko. Ganun po yun. Basta kailangan bisihin nyo ang inyong sarili at gumana po kayo ng ganito ng sikreto lamang at huwag nyo pong ipagsasabi kahit kanino. Baka naman po kasi pwede nyo po ipagsabi pag po tumalab na. Pero yung hindi pa siya natalab at kagagawa nyo lamang ay huwag na huwag nyo ipagsasabi. Dahil yun po ay sinasabi nila na 50-50 daw na magkatotoo. Pero para sa akin, totally, hindi po talaga matutupay dyan kapag po ganun ang sitwasyon na ginagawa ninyo. Ang mga gumagawa po ng mga ganito ay sinisiplak ang bibig at mata lamang ang pinapagana at talas ng pakiramdam kung ano ang mga susunod na magaganap. Yun lang po guys, salamat po sa panonood and don't forget to subscribe my channel. Napaka mabisa po niyan at sinisigurado ko po sa inyo na magsusorry po yan at ko-contact sa inyo. Gawin nyo rin po yung panawagan na concentrate na pag-iisip sa kanya para mabilisan po siya na kontakin kayo. Yan po ay napaka-epektibo at napakarami ko na po nabigyan ng ganyang payo at okay na okay naman po talaga. Yun lang po guys, salamat po sa panonood.